Ramdam ang halo-halong emosyon sa mga kumuha ng bar examinations ngayong araw at maging sa kanilang pamilya at kaibigan na matyagang nag-cheer para sa kanila. Pagpasok pa lang ng testing center, nagbabalik si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Buong pamilya ng 45 anyos na si Perfecto ang nakasuporta sa kanya sa pagkuha niya ng bar exam ngayong taon. Halong emosyon ang nararamdaman niya dahil 2 taon na rin siyang naghanda para sa pagsusulit. Ito yung binilin sa akin ng mga magulang na maging abogado, kauna-unahang abogado sa pamilya. Ito raw ay matagal niya ng pinapangarap na naging pangarap na rin ng kanyang asawa at anak para sa kanya. Sila yung nagiging inspirasyon ko para makamit itong pangarap na ito. Ngayon ang unang araw ng Bar Exam 2024. Entrada pala ng University of the Philippines sa Diliman. Sigawan na ng mga estudyante ang maririnig. Dala nila ang kani-kanilang mga banner. Ito ay bilang suporta sa bawat examinist na magmumula sa kanilang paaralan. Sisuportahan po namin yung mga barista ng Bulacan State University! Ang pundasyon na binigay sa amin ng mga professor namin ay kumpleto para maging number one ng university namin! Sa UP Diliman, bahagyang mahigpit ang seguridad. Sa harap pa lang ng UP, kailangan nang humiwalay ang mga examinee sa kanilang mga kaanak. Sasakay sila ng e-trike papunta sa kani-kanilang testing centers. Bawal na kasi na lumapit sa testing buildings ang mga taga-suporta. Maging ang mga bag ng mga examinees, kailangan transparent. Susundan sa Miyerkules, September 11, at sa susunod na linggo, September 25, ang eksaminasyon. Maliban sa UP Diliman, gaganapin ang 3-day 2024 bar examination sa 13 local testing centers sa buong bansa. Inaasahan na bago matapos ang taon, ilalabas ang pangalan ng mga nakapasa. Mahigit sa 12,000 ang inaasahang kukuha ng bar exam ngayong taon. Mga nagsunog ng kilay para maabot ang kanilang pinapangarap. At mula sa kanilang bilang, ang susunod na mga tagapagtanggol ng bayan. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.